Hello mga kahoy and welcome back to another video, and in today's video ay continuation ng laban ni Zijon ang topic natin. Ito ay mababasa sa chapter 4 ng volume 13. Pero bago natin simulan ang video na ito ay gusto ko munang pasalamatan ang sponsor ng ating video. Ito ay walang iba kung hindi ang Bilibili Comics. Pwede nyong i-check yung link sa may description na nakapin din sa may comment section para makapagbasa kayo ng high quality comics ng libre. At ngayon ay simulan na natin ang video. Nakita nila Major General Minute na walang poison na nakalagay dun sa mga drinks at mga prutas na inihain para sa kanila. Pero hindi pa rin nila ito kinain. Then meron ngang pinduan na nagka-countdown. Hindi nila yun mabubuksan hanggat hindi umaabot sa zero. Sa likod ng pinto na yun ay matatagpuan ang isang monster na merong sobrang lakas na aura. Ang nakalagay sa pinto na ito ay 200 and ito ay minutes. So meron pa silang around 3 hours halos para ma-recover ang kanilang strength para sa susunod na laban. Coincidentally daw, at 3 hours ang kailangan ni Minute na painga para fully ma-recover ang lakas niya. Pero naisip ni Minute na hindi ito isang coincidence. Binigyan talaga siya ng enough time para makabalik ang kanilang full strength. At mukhang hindi daw sila balak na paghiwa-hiwalayin ng kanilang magiging kalaban. Ibig sabihin daw, ganun ito ka-confident kung gaano siya kalakas. Dahil balak nga nito na tapusin sila ng sabay-sabay. Alam ni na Krishna na malakas ang group nila dahil ang group nga nila ay tumalo kina Adalman at Apito. Hinihintay ni Major General Minute na dumating si Kansas. Pero unfortunately, hindi ito dadating dahil pinatay na ito ni Kumara. Ito yung tao na nagbenta kay Kumara kay Clayman at pumatay sa kanyang nanay dan gumawa ditong alipin. Malaki ang galit ni Kumara dito kaya nirequest niya personally na siya ang tatapat dito. At nangyari na nga ang laban nila at napatay siya ni Kumara. Malakas si Kansas kaya nga hinihintay siya ni Minute. Pero yun nga, hindi na siya makakarating. Pero alam ni na Krishna na kahit na dumating si Kansas, hindi pa rin nila matatapos itong labyrinth. Sa ngayon ay meron silang 7 susi at nakakakuha sila ng susi sa tuwing nakakatalo sila ng Floor Guardian. Ipinakita ni Riha ang badge nila na merong 10 crystals na lumiliwanag. Ito daw ang badge na magbibigay sa kanila ng karapatan na labanan ang king ng labyrinth. Ito'y walang iba kung hindi si Veldora. Pero bago nga nila malabanan si Veldora, kailangan muna nila natalunin ang lahat ng mga Floor Guardians at kumplituhin ang mga susi. Sabi ni Minute, pag nakuha na daw ni Kansas ang isa pang susi, bali siyam na daw ang lahat ng mga susi nila. Kasi nga, pito yun na kina Krishna, then meron ding isa si Minute nung tinalo niya si Apito. Kaya isa na lang ang kulang at pwede na nilang labanan si Veldora. Kung makakabalik lang ang mga ito sa may surface, sigurado na hindi na nila gugustuhin na pumasok uli dito sa may labyrinth. Pero ngayon nga, wala silang choice kung hindi ang mag-move forward. Ang bawat isa sa kanila, merong kinain na green. Ito ang kanilang last na energy boost. Then nung 3 minuto na lamang ang natitira, tumayo na si Minute at nakita niyang hindi nag-glow up yung badge na kapit ni Riha. Kaya ibig sabihin, natalo si Kansas. Kahit na antagal na nila naghintay, walang sign na may darating na reinforcement. Kaya nakapag-desisyon si Minute na ito na ang tamang oras para harapin ang kanilang kalaban. Nagtanguan silang lahat bilang sign ng pagkakaisa. Then binuksan na nila ang pinto. Sa isang iglap, biglang merong stream of light. Then pumasok na sila sa boss room. Sila ay sila Major General Minute at ang 3 Emperor's Close Guards. Sila ang pinakamalakas at mga nakasurvive sa Mecha Legion. Although 4 lang sila ngayon, isa pa din sila sa mga the best ng Eastern Empire. Naisip nila na dahil magkakasama naman sila, hindi imposible na makalampas sila dito. Masyadong madilim ang boss room. Kaya gumamit si Reha ng light magic na wide range lighting. Then nagulat sila nang makita nila ang kanilang kalaban dahil ito ay nakaupo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga Imperial Soldiers na kanyang pinagpatong-patong na parabang mountain. Sa pinakatuktok nito, nagme-meditate si Zijon. Hindi siya directly na nakaupo kasi siya ay nakalutang sa hangin. Sa sight pa lang na ito, alam na agad nila Minute na si Zijon ay nagpo-possess ng isang high degree of magic. Welcome ni Zijon ang kanyang mga kalaban. Ang boses niya ay malalim at pwedeng i-describe na nakakalunod. Nagsalita lang si Zijon pero nakaramdam na agad sila ng strong sense of oppression throughout the space. This time ay sigurado na si Minute na itong monster na ito
ito ang nag-imbita sa kanya na pumunta dito. At sa lakas ng aura na nilalabas nito, akala ni Minit na ito ang Demon Lord na si Rimuru. Kaya without thinking, ay tinanong niya si Zijon. Tinanong ni Minit kung siya daw ba ang Demon Lord na si Rimuru. Alam naman ni Minit na si Rimuru ay isang slime dahil nabasa niya naman ito sa may report. Pero since slime nga ito, ay naisip ni Minit na pwede itong magpalit-palit ng kanyang anyo. Pero ang pinakadahilan talaga kung bakit niya ito pinagkamalan ay dahil sa nire-release ni Zijon na Demon Lord Haki. Hindi inakala ni Minit na sobrang magagalit si Zijon dahil dito. Nagsalita si Zijon at sinabi nito sa kanila na sino daw sila para pagkamalian siya na kanyang Lord na si Rimuru. Pagkasabi nito ni Zijon ay nakaramdam sila ng isang intense rage na sumakop sa buong space. Sa nakitang violent reaction ni Minit ay na-realize niya na mali ang nagawa niya. Again, ay gusto ko lang ipakilala ang Bilibili Comics. Ano ba yan, senpai? Maganda ba yan? Ano bang mayroon dyan? Sa Bilibili Comics, ay pwede ka makapagbasa ng mga gusto mong manwa. Meron ditong romance, teen, BL, fantasy, mystery, harem, suspense, comedy, at marami pang iba. Wala kang kailangan bayaran. Daily sila nag-a-update at mabilis sila mag-release para wala kang mamiss na episode. Talagang pwede mong ma-enjoy ang high-quality comics. Pwede ka din magbasa kahit saan gamit ang Bilibili Comics app. Ang Bilibili Comics ay pwedeng ma-enjoy ng lahat. Meron din sila mga exclusive na manwa na ang ibig sabihin ay sa Bilibili Comics mo lang mababasa. Ang isa sa mga halimbawa ay ang Heaven Official's Blessing. Now let's get back into the video. Nagpakilala si Zijon. Zijon daw ang kanyang pangalan. Isa lang daw siya sa 10 Lord ng Labyrinth. Itong mga pangahas daw na challengers na ito na pinagkamalan siyang si Rimuru ay mamamatay dahil dito. Meron lang daw isang way para mabuhay silang lahat. At yun daw ay kapag tinalo nila si Zijon. In-encourage sila ni Zijon na gawin ang kanilang best. Although napakayabang ng tunog ni Zijon, ay hindi ito tinake nila Minit na pagyayabang dahil alam nila na meron itong strength behind those words. At alam nila na kayang-kaya nito na patunayan yon. Hindi na pwedeng bawiin ni Minit ang kanyang nasabi at sarili niyang lakas na lang ang pwede niyang gamitin. Umimik si Minit at nagbigay ito ng order na mag-all out daw silang lahat. Sumagot naman ang tatlong knights dito at doon na nagsimula ang laban. Makalipas ang ilang sandali ay nag-uusap na si Rimuru. Hindi si Rimuru makapaniwala sa nasaksihan niyang pangyayari. Kasama niya si Benimaru na nanonood sa may big screen. Kanina lang ay pinapakita sa screen kung ano ba ang nangyayari sa may laban. Pero ngayon ay sobrang tahimik na nito. Ibig sabihin ay patay na agad yung mga Imperial Soldiers na naandun kanina. Tapos na agad ang kanilang laban. Sobrang bilis na tapos nito kaya hindi sila makapaniwala. Sa nakita ni Rimuru ay tinanong niya si Benimaru kung mas malakas daw ba sa kanya itong si Zijon. Nasabi lang ito ni Rimuru dahil ganun yung naramdaman niya. Hindi willing si Benimaru na i-admit na mas malakas si Zijon sa kanya. Kaya sinagot lang siya ni Benimaru na posible daw. Hindi niya talaga matanggap na mas malakas sa kanya si Zijon. Sumabat naman dito si Diablo. Sabi ni Diablo, nakalaban niya na daw si Zijon. In addition daw to having intimidating credentials, isa pa daw itong worm type na demon beast. Isang demon nemesis na may kakayahan na inulify ang kalahati ng kanyang magic. Isa daw talaga itong apprentice ni Veldora. At kung naging careless daw siya, kaya daw siyang talunin ni Zijon. Pero hindi din nag-admit si Diablo ng pagkatalo. Nginitian niya lang din ito. Isa din si Razul sa mga high-ranking members ng Worm-type Demon Beast na kabilang sa mga natural enemies ng Demon Race. Si Razul, yung insect ay nakaibigan ni Granville na nagbabantay sa Ingracia sa mga attacks ng mga demons na pinapadala ni Gee Crimson bilang isang prank. Nakita ni Rimuru kung gaano kalakas ito. In fact, ay pinagtulungan nito ni Nashion, Ranga at Diablo. Sabi ni Rimuru naging ganto din daw kalakas itong si Zijon. Then nalaman din ni Rimuru na pati pala yung demon trio na sila Testarossa chinalenge din itong si Zijon. Pero wala siyang nabalitaan na nanalo ang mga ito dito. Tabla ang kanilang mga naging laban. Pero yung fact na nakatabla daw si Zijon sa demon trio na kinoconsider niya na exceptional nakakamangha na daw yon. At nung nakita niya na nga ngayon sa pinakita ni Zijon na laban hindi na siya nagtataka kung bakit. Mabilis na tapos yung laban sa may labyrinth. Maganda din daw ang pinakita ni Kumara laban kay Kansas. Although talo sila Adalman at Apito, hindi naman sa kanila nagalit itong si Rimuru. Sinabi ni Rimuru na nakaharap lang daw sila ng tricky na opponent. Pero si Zijon talaga ang pinakamaganda ang pinakita dito. Through Operation Space ay forcefully ni Zijon na tinawag ang mga kalaban na nire-recognize niya. Nakakatakot daw ang five senses ni Zijon dahil
mukhang pinanood daw nito ang mga nangyaring laban sa loob ng labyrinth at tiningnan kung sino ang malalakas. At yung malalakas na yun lang ang hinayaan niya na makalaban sa kanya. Kung natalo si Zijon ay siguradong maraming aangal sa kanyang ginawa. Pero since malakas nga si Zijon, eh okay lang yon. Kahit na ganun ang ginawa niya, na pinagsama-sama niya ang mga malalakas na kalaban at nilabanan sila ng sabay-sabay. Tsaka hindi sila makakapagreklamo kasi nga sila ay natalo. Habang yung tumalo sa kanila ay tinalong lahat ni Zijon. Kaya lahat ng nandito ay ina-acknowledge kung gaano siya kalakas. Maging si Veldora ay panatag dahil alam niya na si Zijon ay nasa labyrinth. Kaya magiging okay daw ang lahat. Sabi ni Rimuru ay parehas daw sila ni Benimaru ng iniisip. Sana daw ay i-prioritize daw ni Zijon ang pagkapanalo. Kasi medyo reckless nga yung ginawa ni Zijon. Kaya hindi talaga mapipigilan na mag-alala. Pero ngayon ay apat na lamang ang natitira sa kalaban. Kaya pinabayaan na lang din ni Rimuru. Plus ay nakapag-gather din naman daw sila ng combat intelligence. Gusto din daw makita ni Rimuru kung anong mangyayari pag naging seryoso si Zijon. At yun na nga yung naging resulta, which is pag-uusapan natin sa kasunod natin na video. This video is brought to you by Bilibili Comics. Again, I thank you sa pag-i-sponsor nitong video. Guys, gamitin nyo yung link natin sa may description para makapagbasa kayo ng amazing na manhwa. Gusto ko din magpasalamat dun sa mga members ng ating channel na members simula pa nung una at hanggang ngayon ay member pa din. Once again, I thank you as always and I'll see you guys in the next video.